ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Muling nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng mga talinhaga tungkol sa nangyayari sa kaharian ng langit ang kwentong ito. May isang haring naghanda sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ipinatawag niya sa mga katulong ang mga imbitado sa kasalan, pero ayaw nilang dumalo. Muli niyang pinapunta ang iba pang mga katulong para sabihin sa mga inanyayahan sa kasalan, "Naghanda ako ng pagkain, nagpatay ng mga toro at mga pinatabang hayop. Handa na ang lahat, kaya pumarito na kayo sa kasalan." Ngunit hindi nila pinansin ang paanyaya. Sa halip ay may pumunta sa kanyang taniman at sa kanyang negosyo naman ang isa pa. Sinunggaban naman ng iba ang mga katulong ng hari. Nilibak at pinatay. Lubhang nagalit ang hari kaya't ipinadala niya ang kanyang hukbo para puksain ang mga mamamatay tao at sunugin ang lungsod. At sinabi niya sa kanyang mga katulong, "Handa na ang kasalan, pero hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo ngayon sa dulo ng lungsod at anyayahan sa kasalan ang bawat makita ninyo." Kaya agad na lumabas sa mga daan ang mga katulong at tinipon ang lahat ng makita. Masama at mabuti at napuno ang kasalan ng mga nasa hapag. Pagkatapos ay dumating ang hari para tignan kung sino ang mga nasa hapag at napansin niya ang isang lalaking hindi nakadamit pampiesta. Kaya't sinabi niya rito, "Kaibigan, paano ka nakapasok ng walang damit pangkasal? Ngunit hindi umimik ang tao." Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga katulong, "Igapos ang kanyang kamay at paa at itapon sa dilim, kung saan may iyakan at pangangalit ng mga ngipin." Marami nga talagang tinawag, pero kaunti ang pinili. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kasuotang kaaya-aya sa Diyos. Inilarawan ni Jesus ang kaharian ng langit sa pamamagitan ng isang parabola. Inihambing ang Diyos sa hari na nasasabik anyayahan ang mga panauhin sa isang kasalan. Matapos siyang tanggihan at hindi pansinin, nagpadala pa rin siya ng ibang mga tauhan para sabihin sa mga panauhin na handa na ang piging at kailangang dumalo sila. Muling tinanggihan ang pangalawang paanyaya at ang masaklap pa, pinatay ang mga tauhan ng hari. Sa talinghagang ito, nagalit ang hari. Naging marahas siya at sinunog ang lungsod. Dito nagtatapos ang pagkakatulad ng Diyos sa hari dahil batid natin na hindi hangad ng Diyos ang kamatayan o kasawian ng isang makasalanan. Ang biglang pagbabago sa ugali ng hari ay nagpapakita sa atin kung paanong nagbibingi-bingihan ang tao sa paanyaya ng Diyos at kung paanong nalulungkot ang Diyos. Ang kasunod na pangyayari ay ang pagpapadala muli ng mga bagong tauhan para anyayahan lahat ng makita nila sa daan para punuin ang bulwagan ng kasalan. Ang nakakagulat na bahagi ng kwento ay nang tukuyin ng hari ang isang lalaki mula sa karamihan dahil hindi siya nakabihis ng damit pangkasal. Kaya ipinatapon siya sa kulungan. Maaring nabigla o nasurpresa ang mga taong nakikinig kay Jesus habang ikinukwento niya ang parabolang ito. Maaring nanlumo sila para sa lalaking tinawag lamang mula kung saan. Dinala sa bulwagan at pagkatapos ay ipinatapon sa kulungan. Maaring iba't iba ang naging reaksyon ng mga nakarinig sa bahaging ito ng kwento. Marahil sa tingin nila sa hari ay hindi makatarungan o marahil ay malupit. Sa panahon ni Jesus, ang hari ang naghahanda ng mga kasuotan na isusuot ng mga panauhing imbitado sa kasalan. Inihahanda ito ng opisyal na mananahin ng kaharian mga ilang buwan bago ang takdang pagdiriwang. Kinukuha ang sukat ng bawat panauhin at sa araw ng kasal, ang mga kasuotan ay matatagpuan sa pintuan ng palasyo. Isang malaking sampal sa nag-aanyaya kung hindi isusuot ng panauhin ang kasuotang sadyang inihanda para sa kanya. At kung ipipilit nitong isuot ang sarili nitong
damit. Sa parabolang ito, ipinapakita ni Jesus kung paano tinatawag ng Diyos ang kanyang bayang Israel nang magsugo siya ng mga patriarka, mga hukom, mga hari at mga propeta. Pagkatapos siyang tawagin ang Israel, tinawag din niya ang mga hindi-Hudyo na nakatira sa Israel. Sa kabila ng kanyang paulit-ulit na paanyaya, tinanggihan pa rin siya ng mga tao kaya't nagpasa siyang anyayahan ang lahat ng mga tao sa labas ng Israel. Iniligtas tayo ng Diyos at tinatanggap sa kanyang kaharian. Sa katunayan, iniligtas tayo ng Diyos sa sakramento ng binyag. Ngunit hindi sapat na mabinyagan lamang sa pananampalatayang Katoliko. Kailangan lumago tayo sa pananampalatayang tinanggap natin. Taglay sa ating sarili ang diwa ng damit pambinyag na unang isinuot sa atin na sagisag ng taimtim nating mithiin na pagsunod at pagsasabuhay ayon sa halimbawa ni Jesus na Panginoon natin.